trade approved. Welcome to Magnolia Hotshots pala. Itong si Christian Standardinger. Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. At bago man natin pag-usapan yan, mga ka-idol, itong Gilas Pilipinas nga ay bigong makakuha o makapasok sa darating na Paris Olympic. Ngunit sa kabilang banda naman ay naipanalo natin ang individual challenge kung saan, mga ka-idol, itong si Justin Brownlee ay tinitingala ngayon at halos nga lahat ng kategory ay itong si Justin Brownlee ang nanguna, mga ka-idol. Kung kaya't hindi na nga rin naging malayo na itong si Justin Brownlee sa ngayon ay nakakatanggap ng mga malalaking offer sa overseas, mga ka-idol. Ngunit alam naman natin na ang focus nitong si Justin Brownlee ay sa Pilipinas, sa Barangay Ginebra at Gilas Pilipinas. Biguman ang Gilas Pilipinas, tila nagwagi naman itong si Jun Malfardo na tila sinasabi nga, mga ka-idol, na nakabingwit ng isang magandang Latvian girl. Hindi man nga nakapasok ang Gilas Pilipinas sa Paris Olympic, pero napatunay nila na kaya nila makipagtapatan sa mga malalakas na team. At nung qualifying round nga, mga ka-idol, ay tinalo nila ang team ng Latvia na nasa number 6 sa buong team sa PIBA Olympics. At para naman sa PBA update, mga ka-idol, bago pa man magsimula ang new season, marami ng mga pagbabago at naglabasang trade. At sinasabi nga, mga ka-idol, na itong si Mikey Williams ng TNT ay maaaring matrade sa Converge Fiber Xers. Habang ito namang si Greg Slaughter na big man, mga ka-idol, na sinasabi nga noon na hindi na siya babalik ng PBA at ngayon nga nasa MPBL na siya, ay sinasabi na inoopera siya ng SMB ng napakalaking halaga. Gayun din naman at nandyan ang Converge Fiber Xers na nakikipagtapatan para may balik itong si Greg Slaughter sa PBA. At sa ngayon napapag-usapan itong si James Schaap at itong si Terrence Romay magkakasama, pero hindi pa natin sigurado kung saang team nga ba sila magkakasama, mga ka-idol. At sa ngayon naman ay pinag-uusapan ng PBA draft, mga ka-idol, na isa sa may pinakamalakas na list of players na madadraft, mga ka-idol, sa PBA. Nandiyan nga ang sinasabi na prospect draft team, mga ka-idol, na dyan si Justin Baltazar, Cedric Berfield, Cillian Thompson, Evan Neal, Kai Balungay, RJ Arbariento, CJ Cancino, Dave Eldefonso, Jerome Lastimosa, Junel Policarpio, Ben Phillips, Pau Havilunar. At ito nga ang ilan sa mga inabang at malalakas na player ngayong draft, mga ka-idol. At dahil nga sa trade na naganap ay nabago nga ang arrangement ng mga team sa PBA draft, at pinangungunahan ngayon ang Converge Fiber Xers na may hawak ng first round pick, Blackwater Bossing, naging pangatlo nga ang Barangay Ginebra, Phoenix Super LPG, Northport, NLEX, Rain or Shine, Rain or Shine pa rin, Magnolia Hotshots, Tira Firma, Meralco Bolts at San Miguel Birmen. Habang sa second round pick, nandyan ang Rain or Shine, Northport, Batang Pier, Tira Firma, Rain or Shine. Nasa ikalimang Barangay Ginebra dahil sa Tira Firma, NLEX, Wood Warriors, Converge, Rain or Shine, Converge, Barangay Ginebra, Meralco Bolts at Converge Fiber Xers. At dumako naman tayo, mga kadol, sa pinag-uusapan na trade ngayon, mga kadol. Maraming ang nagulat dahil 18 na raid ng Barangay Ginebra itong si Christian Standardinger at Stanley Pringle. Alam naman natin na malaki ang nagiging pakinabang ng Barangay Ginebra sa kanila. At yan ngay kapalit ng naging first round pick nung nakaraang draftee na si Stephen Holt at ang big man na si Isaac Go. Sa ngayon ay halos puro bata na ang tinatarget ng Barangay Ginebra. Habang laki naman ang itinuwa ng Tira Firma dahil tila panalo sila sa naging trade na ito dahil nakuha nga nila ang big man na si Christian Standardinger at Stanley Pringle. At tila ay kinutuwa din naman ni Commissioner Willie Marshall na naging trade na ito at nagkakaroon nga ng balancing sa team, mga ka-idol. Marami man, mga ka-idol, ang nalungkot sa trade na ito, ngunit nagbigay linaw din itong si Christian Standardinger about sa naging trade sa kanya, na sinasabi nga ni Coach Tim Coe nung una na ni-request ni Christian Standardinger na mailipat siya sa ibang team. Ngunit sinabi nga ni Christian Standardinger, noon pa niya ito sinabi. Ngunit sa kabilang banda ay nagustuhan niya ng magstay sa Barangay Ginebra, na hindi nga niya inakala na siya ay maititrade, at yan nga dahil din kay Coach Tim Coe. At syempre napakataas ngayon ng expectation sa first round pick dati na si Stephen Holt para sa Barangay Ginebra, gayon din naman kay Isaac Go na bagong big man ng Barangay Ginebra. At tila perfect timing dahil babalik na nga rin ang ilan sa mga sharpshooter na si Jeremiah Gray dahil ready na nga siya sa susunod na season. Ngunit sa kabilang banda, hindi pa kasiguraduhan kung makakabalik itong si Scary Thompson dahil nga may iniinda pa rin itong injury, mga ka-idol. Gayun din sa kabilang banda, hindi pa rin makakabalik itong si Jamie Malonzo, at ilan pa nga sa mga kaganapan ngayong season ay mawawala itong si Jamie Malonzo dahil nagpapagaling pa rin siya. At sa kabilang banda ay nakuha man ng Barangay Ginebra ang first round pick dati,
Ngunit tila tinatarget naman ng Barangay Nebra ang first round pick ngayon, mga ka-idol, at ilan sa mga big man na maaari nilang mapakinabangan. At sa pagkakataong din ito, mga ka-idol, malaki din ang chance nitong si Christian Standardinger na makuha siya ng Magnolia Hotshots. Noon pa nga siya tinatarget dahil nga hindi pa rin nakakatikim na pagkapanalo o kampiyonato ang Magnolia Hotshots. Na kung kayong tatanungin ko, mga ka-idol, sa naging trade na ito, tama ba naging desisyon ng Barangay Hinebra na i-trade si Christian Standardinger at Stanley Pringle? Kung may makasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below, mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.